Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po muli sa ating lahat, sa atin po mga kapatid, na masugid pong sumusubaybay dito po sa ating Sunday Worship and Healing Service online. Magandang araw po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sapagkat tayo po ay maliksi, gising ngayong umaga o ngayong araw na ito. No? At patuloy po nating nararanasan ang pag-ibig ng Diyos, ang kadakilaan ng Panginoon. Ang gising natin sa umaga, wow! Salamat Panginoon, isang panibago na namang yugto at kabanata ng aking buhay. No? Ano na naman kaya ang mararanasan ko sa Panginoon? Yan ang magandang motivation po natin sa ating pagising sa umaga. Ano na naman kaya ang gagawin ng Panginoon sa akin? Exciting! No? Exciting. At mas maganda po kung patuloy po natin mailalagay sa puso natin, ano na naman kaya ang pwede kong magawa sa Panginoon. No? At sa tuwing titingnan natin ang mga nangyayari sa paligid, mas maganda rin pong mas na-appreciate natin ang lahat ng ginagawa ng Panginoon. Lahat ng mabuting bagay no, na nangyayari sa ating paligid na pinapayagan po ng Panginoon, kahit po yung mga pangit na eksena ng paligid, o ng ating buhay na nasa kapahintulutan po ng ating Panginoon. Ano ho? Dapat po at marapat lamang na tayo magpasalamat sa Panginoon. Ang sarap ng gising sa umaga kapag sinabi nating this is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Amen po. Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Hallelujah. Isa pong malakas, tunay po na palakpak na magbibigay ng luwalhati sa Diyos. Isa pong napakagandang araw, glorious day. At ang isa po sa pinakamagandang nangyari sa buhay natin na tayo po ay nagpatuloy sa pakikinig po ng salita ng Panginoon. Ano ho? Ito pong mga salita ng Panginoon na ating pinakikinggan ay mga learnings po ito, magbibigay sa atin ng kaalaman para makapamuhay po tayo ng matagumpay at magkaroon tayo ng kumpleto at tunay na kalayaan sa ating buhay. Ang sarap po pag-usapan ng kalayaan, ano? Yung malaya kang gumawa ng mga bagay na magbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Malaya tayong gumawa ng mga bagay na magbibigay ng kabutihan sa ating buhay. Malaya tayong gumawa ng mga bagay na maglalagay sa atin sa kaayusan. Ano? Kaya ang sabi ng Panginoon, John chapter 8 verse 31 hanggang 32, if you continue in my word, you will be my disciple, sabi ng Panginoon. You will know the truth, and the truth shall set you free. Ano ho? Madalas po ito nating naririnig. Sana po ito po ay hindi lamang maging learning, kundi maging sa ating aktwal na pamumuhay, ay maisagawa po natin ang mga salita ng Panginoon. Dahil ang kaalaman po, ang learning, ay hindi po nagtapos sa kaalaman lang. Pagkatapos ng learning, may testing. At pagkatapos ng testing, may destination. No? Ganun po yung proseso ng buhay. Kung paano sinabi ng Panginoon, my people are being destroyed for lack of knowledge. Napapahamak yung mga tao ko dahil sa kakulangan sa kaalaman. No? Ibig sabihin po, magsisimula tayong magkaroon ng kaalaman salita ng Diyos, learning, at pagkatapos ng learning, testing. Ano ho? Aktual po ito. Yung atin pong pakikinig ng salita ng Panginoon, ito po ay mga learning po na ating tinatanggap sa Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon, if you continue in my word, ito pong word na ito, ito po yung topic, ito yung subject, ito po yung discussion, ito yung learnings, no ho? Parang sa school. And you will be my disciple, no ho? Pag sinabing disciple, ang katumbas po ng salitang disciple ay estudyante, learners. So tayo pong lahat na mga magkaklase dito sa online, no? Magkaklase po tayo. Nasa loob tayo ng isang classroom ng buhay. Ayan, purihin po ang Panginoon. You will know the truth and the truth shall set you free. Ayan po ang katotohanan po na ating pinag-uusapan. Sa salita ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan. Ang importante po rito yung sinabi ng Panginoon, if you continue in my word, kung magpapatuloy po tayo sa salita ng Panginoon. Huwag po tayong tumigil. Kahit
may mga nakahain sa ating harapan na mga crisis ng buhay, mga challenges, no, mga problema, huwag po tayong tumigil. Ang lagi pong encouragement sa atin ng salita ng Panginoon, if you continue in my word, you will be my disciple. You will know the truth, and the truth shall set you free. No, magpatuloy po tayo, huwag po tayong tumigil, at huwag tayong magbago ng isip. Sapagkat sa salita ng Panginoon, nagkakaroon po tayo rito ng mga tamang desisyon sa buhay. Ano? Yung mga maling desisyon nating nagawa noon, na itatama na natin ngayon. Amen po ba? Nararanasan na ba natin yon? Nagkakaroon na tayo ng tamang desisyon sa buhay, napapag-aralan na natin at naliliwanagan na tayo mula sa salita ng Panginoon. Ano? Huwag tayong magbabago ng isip. Madalas rin tayo, hindi lamang tumitigil, nagbabago rin ang isip natin. Madalas, kapag medyo salungat sa hangin ang takbo ng ating buhay. Ano ho? Si Pharaoh doon sa Exodus chapter 14 verse 5, kung mapapansin mo, nagkaroon na siya ng tamang desisyon nung binigyan ng kalayaan ng mga Israelites. Pero sa Exodus 14:5, nagbago ang isip ni Pharaoh. Ang sabi niya, anong ginawa ko? Bakit pinalaya ko ang mga Israelites? Hindi ito maaari. No, tama na yung desisyon niya na palayain eh. Kasi nakalaya sila sa salot, yung siyam na salot na umatake sa bayan nila at sa kanilang buhay. No? At dahil doon, nagbago ang kanyang isip, tinugis nila ang mga Israelites na malayo na sana ang nabibiyahe papunta sa kanilang kalayaan, patungo doon sa lupang pangako ng Diyos. Tinugis ng mga sundalo ni Pharaoh dahil nagbago ang kanyang isip. Ano yung naging resulta? Nung tinutugis nila ang mga Israelita, na libing sila doon sa Red Sea. Doon na po sila nalagutan ng hininga. Kalain mo yon. Buhay pa sana sila, no? Ang ganda pa sana. Ang ganda sana ng takbo na ng Egypt, eh. Kaya lang, dahil nagbago ang isip, kapag nakagawa tayo ng tamang desisyon, kapatid, ito po, sabi ko nga, magkaklase tayo ngayon, classmate tayo. Dahil pare-pareho tayong nag-aaral ng salita ng Diyos, no? Kapag nagkaroon tayo ng tamang desisyon, idiretso na natin, no? Huwag tayong tumigil, huwag tayong magbabago ng isip. Ano ho? Dahil may pangako ang Panginoon, this truth na ating pinapag-aralan po ay will make us free. Papalayain tayo, kapatid, ang sarap po ng buhay na malaya. Nung dating alipin tayo ng sanlibutan, nung dating alipin tayo ng kasalanan, na pinahihirapan tayo at walang ginawa kundi pahirapan ang ating buhay, ilagay tayo sa kalungkutan, ilagay tayo sa kapahamakan, gawing madilim ang buhay natin, ngayon po naging malaya tayo dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo at dahil po sa ating pananalig kay Jesus sa kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. Ano? At may mga ilang paalala po sa atin ang Biblia doon sa Galatians chapter 5 verse 1. Ang sabi rito, it is for freedom that Christ has set us free, para sa ating kalayaan. Kaya tayo ay pinalaya ng Diyos. Freedom. Ano? Stand firm and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Huwag ka nang pumayag pa na ang sarili mo ay bibigyan mo uli ng mga pasanin at kabigatan at maging alipin tayo po ng kaaway. Ano ho? Yung yoke of slavery. Pinalaya na po tayo ng Panginoon, mga kapatid. At mayroon siyang sinabi rito sa ating kalayaan, stand firm. Ayan po. Bakit sinabi ng Panginoon dito na stand firm? No, stand firm, magpakatibay kayo, magpakatatag kayo. Dahil hindi po nagtapos sa pagiging malaya ang buhay natin sa pananampalataya sa Panginoon. Magpakatibay kayo. Bakit po? Dahil kailangan po nating i-anticipate yung testing ng buhay. Ayan, yung crisis, yung struggles, yung bagyo, unos ng buhay. Yan po ang i-anticipate natin. Dahil sabi ko nga po, hindi nagtapos sa learning,
na tayo po'y pinalaya ng Panginoon, parang sa school, ano ho? Sa school, learning lang muna. Kung gusto mong kumuha halimbawa ng education, so igugugol mo ng 4 na taon ang learning, ano ho? Pupunuin mo ng kaalaman ang iyong sarili, pero hindi nagtapos doon. Pagkatapos mo ng matapos yung 4 na taon, magtitik ka na ngayon ng exam. Yan na po, testing. Ano ho? Natandaan niyo po yung sinabi ko kanina, learning, testing, destination. Ito po yung proseso, journey ng ating pamumuhay. Ano ho? Imagine mo naman kung wala kang natutunan, kumusta naman ang iyong destination? Eh, wala ka rin pagdadaan ng trials o testing o exam dahil wala ka naman talagang natutunan sa buhay. Kaya lang, wala kang destination. Pinakakawawang tao, yung walang purpose, no? Yung walang destination ng buhay. Pinakakawawa po yan. At purihin ang Panginoon dahil tayo po na nagpasimula sa Diyos. Hallelujah! Gumawa ang Diyos ng blueprint sa atin, yung Jeremiah 29 verse 11. I know the plans I have for you. Wow, no? Plans to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. Ang ganda po ng future na nag-aantay sa atin, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin sandali ang Diyos na buhay. Ano ho? Ito po ang katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Kaya anong sinabi ng Panginoon, stand firm. Dahil hindi nagtapos po na tayo po'y malaya, stand firm. Dahil may dadaanan po tayong mga testing dyan. No? Pag-graduate mo ng college, board exam. Ayan po, ano ho? Exam yan. Ano ho? Pagkatapos ng exam, at naipasa mo dahil pinag-igihan mo ang iyong pag-aaral, pagre-review, ito na po ang kasunod, destination. Teacher ka na. Ano ho? Yung purpose mo, yung goal mo, mangyayari na sa'yo. Ganun lang po yung takbo ng buhay. Ano ho? Kaya ngayong umagang ito ay aaralin po natin. Paano ba tayo papasa sa test ng buhay? Ayan. How to pass the testing of life? Ano ho? Paano natin ipapasa ang testing ng buhay? Purihin po ang Panginoon. Mayroong reminder sa atin ng Panginoon. 1 Peter chapter 2, verse 16, live as people who are free. Mamuhay tayo bilang malaya. Not using your freedom as a cover up for evil, but living as a servants of God. Ayan po. Hindi po porke tayo po'y pinalaya ng Panginoon, iisi-isi na po ang buhay. No? At magpa-relax-relax na lang tayo dahil ang advice ng Panginoon, stand firm. Magpakatibay ka. Ibig sabihin po, mag-anticipate ka ngayon ng testing of life. May examination po ang buhay. No? May trials, may unos, may crisis, ang sabi roon, not using your freedom as a cover up for evil. No? Huwag mong gamitin ang kalayaan mo, nagagawa ka na hindi tama. Sa school, parang nag-enroll ka sa klase, okay, malaya ka na sa bahay, papayagan ka na umalis ni nanay at ni tatay, pero kung gagamitin yung kalayaan na yon, hindi ka na pala pumapasok, nagbubulakbol ka lang, ibang ginagawa mo. O nasa school ka, pero hindi ka sumusunod sa pulisiya ng paaralan. No? Hindi po ganon. Ang sabi roon, but living as a servant of God. Mamumuhay tayo bilang lingkod ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ano ho? So, yung freedom natin, gamitin natin, freedom to serve the Lord. Malaya ka na eh. Ano ho? Sa ibang bansa po, ang hirap pong magkaroon ng kalayaan sa paglilingkod sa Panginoon, lalong-lalo na sa mga Arab country. No, yung iba nating mga kapatid sa pananampalataya, minsan nasa underground para lang mag-Bible study. No, minsan nasa basement para lang sila ay magkaroon ng cell group, makapanalangin sila. Purihin po Panginoon, sayo po ay nasa malayang bansa. Yung bansa pa lang natin, malaya na. No, so, mayroon po tayong kalayaan.
magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. Ano ho? Ito pong salita ng Diyos, malaya tayo, walang pipigil sa atin. Maliban na lang ang iyong katamaran mismo ang pipigil. No? Kapag tayo po inalipin ang katamaran, yung umaalipin sa ating katamaran ang pipigil sa ating magbasa ng salita ng Diyos. Na ang sabi ng Panginoon, itong salita ng Diyos, narito ang katotohanan, ito mismo yung magpapalaya sa atin. No? Freedom to serve, freedom to worship. Freedom to worship, may kalayaan po tayo. Tulungan po natin ating mga sariling lumakas sa Panginoon. Sayang yung freedom eh. Sa ibang bansa, gipit na gipit sila para lang sila uminit at makalapit sa Panginoon, umalab ang kanilang pananampalataya. Sa atin po, napakalaya po nating bansa. Kaya marami po tayong pagkataong uminit at umalab sa Diyos. No ho? Freedom to serve, freedom to worship, freedom to obey. Freedom to obey. Meron tayong kalayaang sumunod sa ating Panginoon. Ano ho? Yun, doon natin siya gagawin. Dahil tatandaan po nating lahat, tayo po, marami na po tayong narinig na mga katuruan, no ho? Sa salita ng Diyos. Ang dami na, kung nagtitake note po kayo, siguro puno na yung notebook ninyo. Pero sabi ko nga po, kumbaga sa school, ngayon po, ipatapos na rin po yung klase. Mga estudyante po natin, kumusta naman yung ating buong school year? May nangyari ba? Sana po, meron. Ano ho? Sana may natutunan tayo sa ganito po kahirap na kapamaraanan po para ipadala sa atin yung kaalaman. No? Ang pinaka nakaka-nervyos, challenging sa part ng estudyante, hindi po yung nag-enroll ka, lalong hindi yung kumukopya ka lang ng notes doon sa lesson nyo. Parang tayo po ngayon, nakikinig tayo, nagtitake down tayo ng notes, wala po dyan ang kapangyarihan na mararanasan natin. Ano ho? Wala rin dyan ang kalayaan, wala rin dyan ang success nung nakinig ka at nagtitake down ng notes. Parang sa klase yan. Ano ho? Hindi dyan nagtatapos nung nagdi-discuss ang teacher ng kanyang lesson. Apat lang po. Kaya nga, lagi ko sinasabi, dapat lagi tayo may notebook. Hindi yung tama namang nakikinig, pero mas magandang nakikinig at may notebook. Ayan, ano ho? Tuwing meron tayong gawain na katulad nito, o kahit anong gawain, mag-take note po tayo kasi pagkatapos po ng gawain na ito, pag uwi natin sa bahay, o bukas, o ilang araw, pag may mga problema, may i-review ka na notes. Ayan, ano ho? Parang sa school din, wala itong pinagkaiba sa school. Saan ka nakita ng estudyante na pumasok walang notebook at nakikinig lang sa teacher niya sa buong school year? Ano ka? At sabihin mo, eh, dito na yan, okay, alam ko na yan, wala pong ganon. Paano pang may exam na? Ano ang i-review mo? No? Ito pong ating pinapag-aralan, ang ating patuloy po na pakinig salita ng Diyos. Sabi ko nga po, pasimula ito. Yung actual po talaga, ano ho? Yung pinaka nakanerbiyos, challenging sa part ng estudyante po, yung testing day. Yan po. Ayan ho, yung examination day. Yan. Diyan na po talaga magkakaalaman. Ha? Hindi pa yung nag-take down notes ka nung nagdi-discuss si ma'am tsaka si sir. Magkakaalaman po kung gaano na kalayo ang iyong natutunan o natuto ka ba pagdating po ng examination. Test, no? Yung testing. Pero kung nakinig ka naman kay teacher, kung natuto ka naman, sa tingin ko wala ka namang dapat ikatakot at ikakaba. Sa totoo lang, yung mga kinakabahan sa exam, yung mga hindi nag-review at walang i-review. At ang mga confident po na mag-take ng exam, yung mga nag-review. Di ba? Naranasan natin yan. Pag naka-review tayo, wow, excited ka. Di ba? Taas noo ka sa exam eh. Tagal naman ni ma'am, exam na ako. Eh, kasi naka-review ka eh. Pero kung hindi ka naka-review, nako, yung panalangin mo, sana walang pasok. Kaya kung tayo po ay nakikinig at natututo sa salita ng Diyos, yung actual kapatid,
testing day. At ang purpose po kung bakit may testing sa buhay natin, mga kapatid, lahat tayo, haharap tayo sa examination ng Diyos. No? May testing period talaga ang buhay na ito. Kaya po maganda po yung sinisimulan natin na nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Para pagdating ng testing, wow, no? Maipapasa natin kung talagang natuto tayo. Kaya po sa mga nanonood ngayon, kung kayo po ay nagsalisalihan lang manood, at hindi naman naging totoo sa puso ninyo na magpa-enroll sa Panginoon, nako po, no? Pagdating po ng exam, kasama ka. Yung mga nag-enroll-enrollan lang sa klase, oh, at umupo naman doon sa classroom, pang nagbigay si ma'am ng test, kasama ka. Kaya seryosohin na po natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Hallelujah. Seryosohin na po natin kasi hindi po tayo makakatakas sa testing ng buhay. Ang purpose naman ng testing para po matuto pa tayo. Kasi ang examination day, teaching pa din yan eh. No? May learning pa rin tayong nakukuha dyan. Okay? Ang purpose ay para lumago tayo. Para mag-mature tayo. Yan po yung mga purpose bakit may testing. At kaya may testing para ihanda tayo sa next higher level ng buhay natin. Amen po? Dahil pag naipasa mo yan, exam mo, pwede ka nang mag-college. No? Kung ikaw ay high school. O kung ikaw ay third year high school, pwede ka nang mag-fourth year high school. Okay? Or grade 9, pwede ka nang mag-grade 10. Pag naipasa mo, inihahanda lang tayo sa next higher level. Kung bakit po mayroon tayong trials, kung bakit mayroon tayong mga exam sa buhay, no? Dahil para madala tayo ng Panginoon doon sa ating destination, yung purpose ng Panginoon sa atin na inihanda ng Diyos yung isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya po ihanda po natin, ano ho, tayo pong lahat ngayon ay humaharap po sa pagsubok ng Diyos. Alam ko po, ramdam lalo na po ngayong pandemic na ito. Parang sabay-sabay tayong binigyan ni Lord ng examination. Ano ho? Kailangan po maipasa natin ito ngayon. No, makinig po ng mabuti. Parang binigyan tayo ng Lord ng examination. Doon sa Mateo chapter 14 verse 22. Ganda po nito, ano ho? Yung mga disciple ng Panginoon. Disciple, katumbas na salita ng disciple, estudyante. Parang tayo rin po, mga estudyante ng Panginoon. Napatuloy na tinuturuan ng Panginoon. Mateo chapter 14 verse 22 hanggang 34. Ang sabi rito, immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. Ito po, si Jesus po rito ay nangangaral, tuturo po ng salita ng Diyos patungkol sa paghahari ng Panginoon, nakikinig po yung mga tao. Katulad po natin, ang iba po ay nagtitake note, ang iba po hindi nagtitake note. No? Pero nakikinig sila. At walang kamalay-malay itong mga disciple ng Panginoon. Bibigyan sila ni Lord ng examination. Ano ho? Yan mga surprise test. Yan minsan ang nakakagulat eh, no? Sa school, pag nagbigay kami ng surprise exam, kumakamot na po yung mga estudyante namin sa ulo kasi hindi raw sila nakaready. Which is, dapat po, lagi tayong nakaready. Kaya yan ang lagi paalala sa atin ng Panginoon. No ho? Lagi tayong magbantay, lagi tayong maging handa. Dahil anytime, pwedeng magbigay ng surprise test ang Panginoon. O, dito po, tingnan natin. While he dismissed the crowd, dinismiss na muna ni Jesus yung crowd. O sige, crowd, class, dismiss. O, disciples, may exam tayo. Paiwan kayo. Ano po yung nangyari? Verse 23. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself, hallelujah, to pray. Later that night, he was there alone, hallelujah. Ang mga disciple ng Panginoon, yung kanyang mga learners, ang sabi ng Panginoon, kayong 12, tatawid kayo doon sa kabilang ibayo sa Genezaret. Kayo lang,
hindi niya ako kasama. First time po ng mga disciples na nagbiyaheng hindi kasama ang Panginoon. Kung bakit ginawa yun ni Jesus, examination day kasi nung araw na yon. Surprise test po yon sa mga disciple. Hallelujah. At ang sabi sa verse 2, after he had dismissed, he went up on a mountainside by himself. Si Jesus po, siya rin lang isa. First time niya rin hindi kasama yung mga disciple, by himself to pray. Yun po, nanalangin po ngayon si Jesus. Later that night, he was there alone. Mag-isa lamang po ang Panginoon. Ano ho? Siguro nagpe-pray si Jesus, Ama, bibigyan ko muna ng final exam yung aking mga learners, mga estudyante. No? Alam niyo po, kapag tayo po humaharap sa trials, crisis ng buhay, testing of life, ang ating Panginoon po, siya po yung ating intercessor. Siya yung ating mediator. Hindi po nagtapos ang papel ng Panginoon sa buhay mo bilang tagapamagitan sa Diyos. Hindi siya nagtapos doon sa cross 2,000 years ago. Hanggang ngayon po, ginagampanan ni Jesus ang kanyang papel sa buhay mo bilang tagapamagitan sa iyo at sa Diyos na buhay. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Ano ho? Hindi po nagtapos. Lagi pong namamagitan ang Diyos sa atin, ang Panginoong Jesus. Purihin ang kaya nga pag naintindihan mo ito, lalo kang may in love kay Jesus. Salamat Panginoon. Kung andito ka Panginoon, physical, mayayakap kita ng husto Panginoon. Ipinagpipray tayo ng Panginoon sa tuwing tayo po ay haharap sa mga testing ng buhay. In fact, dito po, nagbibiyahe pa lang yung kanyang mga disciple, nagpray na si Jesus doon sa mountainside. Oh, naalala niyo po yung time din na kasama nila si Jesus doon sa bangka, inabot sila ng malakas na bagyo, malakas na unos. Ayan na po yung mga unos ng buhay. No? At si Jesus po, kalpanting-kalpante lang siya doon sa bangka. Natulog pa nga si Jesus doon sa bangka samantalang natataranta na yung mga disciple. At ang sabi ng mga disciple, Jesus, Panginoon, lulubog na po tayo. Wow, ha? Alam mong lulubog. Si Jesus nga nakarelax eh. E, tumayo si Jesus, pinatigil niya yung hangin. Hangin, dumigil kayong lahat. Alon, kumalma ka. Ikasama nila si Jesus. Kumpiyansa sila. Ito po, matindi po itong karanasan nila. Hindi nila kasama si Jesus sa pagharap nila ngayon. Kasi po may susuungin silang bagyo doon sa dagat. Ang sabi roon sa verse 24, and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves. Ito na po. Binabayo na po ng malakas na alon because the wind was against it. Sapagkat po pasalungat ang napakalakas na hangin sa kanilang pagbibiyahe. Purihin ang Panginoong Diyos. Kumuha tayo dito ng mga principles. Yung ating aralin ngayon, how to pass the test in life. No? Paano natin ipapasa itong mga testing na to sa buhay? Kumuha tayo po ng mga principles dito. At ang mga disciple po ay nakaranas na po ng struggles sa buhay. Struggles, ang dami nating struggles sa buhay. Ito yung mga bagyo na sumasalungat sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. No? Sa totoo lang, kaya lang naman sila naglayag dahil sumunod lang naman sila kay Jesus nung sinabi ni Jesus na tumawid tayo doon sa kabilang ibayo. Madalas po sa ating pagsunod sa Panginoon nakaranas tayo ng pasalungat na hangin sa atin. Ayan, no? Crisis ng buhay, kinapos sa finances, ayan po, tinatamaan yung ating kalusugan, pasalungat yan. No? Nagbabanggaan yung mga relasyon, yung tawag po natin dyan, testing, kapatid. Examination day po natin yan. Kung humaharap man tayo sa gantong klase po ng mga trials, yan po ay testing period natin. Oho. At minsan, pakiramdam natin parang
Lord, parang wala ka sa tabi ko. Naramdaman na ba natin yon? Minsan sa worship, damang-dama mo pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Habang tayo sumasamba sa Diyos, ramdam na ramdam mo presensya ng Panginoon, na niyayakap ka at niyayakap mo rin ang Panginoon. Habang ikay nanalangin, habang ikay mag-worship, walang problema, payapa. Pero madalas, kung minsan, nararanasan natin sa kabila ng ating mga testing in life, parang hindi natin madama yung presensya ng Panginoon. Nakatulad nung pagdama natin nung nag-worship tayo. No, naranasan na ba natin yon? Yung parang, Panginoon, nasaan ka? Parang tahimik ata ang kalangitan sa pinagdadaanan ko ngayong hirap na ako sa aking kalagayan. Alam niyo po, pag nag-i-exam sa isang classroom, ang estudyante, you will be on your own. Yung teacher po tahimik at nanonood. Yan ang maganda eh, nanonood. Kaya nga meron tayong awit, God is watching us. No? Pinanonood tayo ng Panginoon. Kung bakit wala kang wakuhang sagot minsan sa mga tanong mo, kapatid, dahil nasa examination period ka. Hindi ka pwede magtanong kay mama, anong sagot sa number 5? Ang gagawin ng teacher, papanoorin ka lang niya. Ah, ako nga pala masasagot. Hindi yan magbigay ng sagot. Kasi ang nasa isip ng teacher, tinuro ko yan sa iyo. No? Hindi ka iiwanan sa classroom. Baka mapariwara ka. No? Mangopya ka. O magkaragol ang classroom. Papanoorin ka lang. Panag-exam po, tatandaan natin, ang teacher tahimik. Kaya kung feeling mo parang tahimik ang langit, examination din yan. Walang magagawa pa ng exam ka kahit yung kaklase mo, hindi ka... One set apart. Yeah. Social distancing. Pa-exam eh. Ikaw lang talaga. May mga bagay po sa buhay natin na walang magagawa ang kahit sino. Kahit kapatid mo, kahit nanay mo, kahit wife mo, kahit leader mo, ikaw lang talaga ang haharap dyan sa examination na yan. Walang ibang tutulong sa'yo, ikaw lang talaga. No? Kaya dito po ay nakita natin na ang Panginoon po, nung nasa distansya na, nagpipray si Jesus sa mountainside, nakatingin si Jesus sa kanila. Kailanman kapatid, kung pakiramdam natin parang hindi natin kasama ang Diyos, tatandaan po natin, nagkakamali ka. No? Ang sabi ng Biblia, ang paningin ng Diyos ay lagi nakasubaybay sa ating lahat. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon at hindi tayo pinababayaan. Kung feeling mo parang hindi mo damang presensya ng Panginoon, examination day. Exam yan. Tahimik talaga dyan ang Diyos. Sa exam. Kasi naituro niya na sa'yo ang dapat mong gawin. Kailangan mo lang siyang maisagawa. Amen po? Verse 25, shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. Hallelujah! Palapakan natin sandali ang Panginoong Diyos. Nung binabayo na po ang sinasakyan nilang bangka, delikado na yun, nakatakot. At ang sabi rito, before dawn, napakadilim ito yung bago magmadaling araw. Fourth watch. Na ang fourth watch po ay nasa pagitan ng alas 2 ng madaling araw at alas 4 ng madaling araw. So mga alas 3. Pinakamadilim na bahagi ng kalangitan. At nasa gitna sila ng karagatan. At binabagyo sila. Ba't nakakatakot yung kalagayan na yon? Pero bago po sila mapahamak, ang sabi roon, Jesus went out to them walking on the lake. Dumating si Jesus sa kanila at naglalakad doon sa ibabaw ng tubig. Hallelujah. Kapatid, kapag dumating na sa punto ng buhay mo na parang dumilim na ng husto, ano ho, ang iyong paligid. Sabi ko nga po, kapag hindi ka na nakangiti, yan na po, ang kasunod yan, wow!
yung miraculous power ng Panginoon ay mararanasan po nating lahat. Mararanasan natin yung napakagandang resulta ng buhay. Ano? Huwag lamang po tayong tumigil at huwag tayong huminto sa Diyos. Huwag tayong tumigil at huwag tayong huminto sa Diyos. Ito po, hindi sila bumalik sa pampang. Huwag na tayong sumunod sa Panginoon, balik na lang tayo doon. Huwag na natin tumbanggayin. Hindi po. Dumating si Jesus sa kanila. Hindi sila ni Jesus binigyan ng pagkataong magbagong isip at bumalik sa pampang dahil may order ang Panginoon na kailangan nilang sundin ang utos at salita ng Diyos. Alam niyo po, kapag tayo po susunod sa salita ng Diyos, ang Diyos din ang siyang tutulong sa atin sa gitna ng mga testing, trials, crisis, bagyo, unos ng ating buhay. Siya rin, mula sa Kanya, sa pamamagitan Niya, yung tulong ng Diyos. At para sa Kanya naman, ang ating gagawing pagsunod sa Diyos. Amen po? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Huwag po tayong tumigil kapag hindi na natin maintindihan ng mga bagay-bagay. Lalabas ang Panginoon. Tinan niyo po, nung dumating ang Panginoong Jesus, lumakal siya sa ibabaw ng tubig, ang sabi roon. Walking on the lake. Ipapakita ng Panginoon na siya ay makapangyarihan. Yan po, huwag po natin kakalimutan. No? Ipapakita ng Diyos sa moment na ikaw po ay nangailangan, ang kanyang kapangyarihan ay kanyang i-reveal. Lumalakad siya sa ibabaw ng tubig. Hallelujah. Hindi siya naglangoy. Hindi siya sumakay ng bangka. No, lumakad. Ito niyo po yung verse 26. Takot na takot na yung mga disciple. Taranta na sila. Ang sabi roon, when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. Takot na takot yung mga disciple. Ano ho? It's a ghost. Ang sabi roon, multo, sabi noon. They said, and cry out in fear. Natakot sila, kalayo ba naman? Ikaw pa naman, ano? Nasa kalagitnaan ka ng napakadilim na karagatan. Zero visibility. Of course, wala kang mahigitang bituin. Wala kang mahigitang buwan. Wala kang mahigitang lighthouse. No? At bukod sa madilim, ang lakas-lakas ng alon, umuulan, buhabagyo. At sa kalagitnaan ng senaryo na yon, bigla kang makikitang lumulutang sa ibabaw ng tubig. Hindi po ba, tinan niyo itong mga lalaki na ito? They cried out in fear. Umiyak talaga sila sa takot. Ano ho? Pedro, Juan, ano na ito? Ito na sinasabi ko. May lumalakad pa doon sa unahan. At ang sabi nila, it's a ghost! Multo! Alam mo, kapag demoralize ka na, kung ano-ano na yan ang maiisip mo, minsan hindi mo na na-recognize si Jesus. Hindi mo na minsan na re-recognize yung magandang ginagawa ng Panginoon. Pag naunahan ka ng takot, nawala ka sa espiritu ng pananampalataya. No? Nawala ka doon sa linya. Naunahan ka ng pangamba. Sabi ko nga po, ang pangamba, takot, ito po ang madalas na kalaban ng pananampalataya. Ang tingin nila kay Jesus, multo na. No? Minsan, sabi ko nga, pag demoralize ka na, iba-iba na ang mga iniisip natin. Negative na lahat. Pag may problema na, crisis, pag may testing in life, nako. Makalayas na nga sa impyernong bahay na ito, impyerno na yung bahay nyo. Wala ka nang pakikinggan dyan kahit magandang payo. Naku, hindi totoo yung mga payo na yan. Importante po na nire-recognize natin ang Panginoon. Ano? Paano mangyayari yon? Alisin mo ang takot. Kalma lang. Tinan niyo yung sinabi ni Jesus dito. But Jesus, verse 27, immediately said to them, take courage! It is I! Don't be afraid! Ang sabi ng Panginoon, lakasan ninyo yung loob. Ito po yung number one natin. How to pass testing in life. Number one, sabi ng Panginoon, take courage. Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Anong multo yung sinasabi ninyo?
mahimasmasan nga kayo. Ano ho? Take courage. Kapag harap tayo sa testing ng life, take courage. Pa may exam tayo, maging confident ka. Tingnan niyo po, kahit mag-review ka sa exam, pag naunahan ka ng nervyos, naku, makakalimutan mo lahat ng ni-review mo. Promise. Ano ho? Pero kung confident ka lang, relax ka lang, take courage. Bakit? Ama, Diyos ang nagpasimula ng buhay ko. Dinala niya ako sa puntong ito. Pabayaan ba ako ng Diyos? Yun pa lang, panalo ka na eh. Kapag yun ang naging kaisipan natin at naging laman ng ating puso. Oho, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Ang lagay ba naman, sinabi ng Panginoon, sige, pumunta kayo doon sa kabilang ibayo sa Genezaret. May bagyo dyan, bahala na kayo. Hindi po ganun ang Diyos eh. Ang Diyos po na nagpasimula ng buhay natin, siya rin po ang magbibigay nitong ng kaganapan hanggang sa pagdating po ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Kaya po ang Diyos po na nagpasimula sa buhay mo, kapatid. Dumaan ka man ngayon sa testing ng life, hindi ka pwedeng pabayaan ng Panginoon. Amen po. Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Hallelujah. Take courage. Don't be afraid. Ayan. Dahil si Jesus po ay dumarating, ano ho? At the point of your needs. Eksakto po ang dating ng Panginoon. Hindi siya late, hindi na siya advance. Eksaktong oras po. Kaya nga po kailangan ng ating pananampalataya. Sa mga nagkakaroon ng problema sa relasyon, testing yan, sakit karamdaman, krisis ng buhay, financial difficulties, ito po yung ating testings in life. Number one, take courage. He who began a good works in you will be able to complete it in you. Hanggang kailan to? Hanggang ngayon lang ba? No. Until the day of the Lord Jesus Christ. Hanggang tayo po ay nasa earthly life. Yan lang ibig sabihin nun. No, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen po? Verse 28 po. Malapit na po tayong matapos. 28, Lord, if it is you, sabi ni Peter, tell me to come to you on the water. Pagkatapos niyang sabihan ng multo si Jesus, at sinabi ni Jesus, hindi ako multo, ako ito. Sabi ni Peter, kung ikaw nga yan, Panginoon, papuntahin mo ako dyan. Sabihin mo sa aking pumunta ako dyan. Ang ganda nung foundation ni Peter sa salita ng Diyos. Hindi siya basta lang buwaba sa dagat, dahil sinabi na ni Jesus kung sino siya, ang sabi ni Peter, Panginoon, banggitin mo lang yung words na ito, papuntahin mo ako dyan. Dahil nainiwala si Peter, there is powerful doon sa salita ng Panginoon. May kapangyarihan sa salita ng Diyos. Banggitin mo lang, Panginoon, tell me to come to you on the water. No? Sa puntong ito, gumana na yung spirituality ni Peter. Yan. Yan ang maganda. Yan, no? Kapag nadama na po natin yung presensya ng Panginoon, gumagana yung ating pananampalataya. Kaya natakot na takot sila eh. Ngayon gumagana na yung kanyang pananampalataya. Gumagana na po ang kanyang pananampalataya sa salita ng Diyos. At nag-focus na siya doon kay Jesus. No? Prinsipyo po na pwede nating makuha, mamuhay tayo sa spirituality. Huwag po nating ini-neglect yung ating spiritual life. Dahil pag namuhay tayo sa spirituality, gagana ang faith, mananampalataya ka sa salita ng Diyos, at mag-focus ka kay Jesus. May resulta ba? Tingnan natin. Verse 29. Ito yung word na binanggit ni Jesus. Come! He said. Then Peter got down out of the boat, walk on the water, hallelujah, and came toward Jesus. Napakasimpleng salita lang ang binitawan ni Jesus. Come. Pinanghawakan ni Peter, nag-rely si Peter sa salita ng Diyos, at nakaranas nga si Peter ng himala, nakalakad siya sa dagat. Pangalawa po, rely on God's Word. Rely on God's Word. Ano ho? Manangan tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat the moment po na tayo mananangan sa salita ng Diyos, miracle will happen. Ano ho? Mangyayari po sa atin ang himala,
sapagkat ang Diyos po ay Diyos ng himala. Amen po. Hallelujah. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Hallelujah. Sa testing time natin, walang bagay na mahirap gawin ng Panginoon sa atin. Lahat po ng imposible sa atin, imposibleng lahat sa Diyos. Amen? Exciting po, ano ho? Verse 13. But when he saw the wind, ito po yung problema mga kapatid. Verse 13. May problema ba? Yes. Tingnan natin sandali, silipin natin. But when he saw the wind, nung makita ni Peter ang wind, he was afraid. Naku, nagka-problema na. Kanina, spiritual siya eh. No, spiritual pa si Peter kanina. And beginning to sink, nagsimula siyang lumubog. Pagkatapos niyang makita ang hangin, manifestation po ng hangin, yung alon na napakalakas, at siya po ay napasukan ng takot. Ito na po. Kanina spiritual, ngayon sensual. I-avoid po natin ang sensuality. Okay? Kalaban ng spirituality ang sensuality. Kapag tayo po'y nanangan sa ating sense, sensuality, nakikita, naririnig, nararamdaman niya yung wind it, nakita niya, sabi roon. No? Naririnig, kapag sinabi ng doktor na wala ka ng pag-asa, sensual yon. Kapag yon ang ating pinanghawakan, kasi narinig natin yon, no? Pero kapag ang pinanghawakan natin ay ang salita ng Diyos, siyang ating dakilang manggagamot, spiritual, miracle will happen in your life. Amen po? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. I-avoid natin ang sensuality. Nagsimula siyang lumubog. Hallelujah. Sabi ko nga, ilulubog tayo ng sensuality, kapatid. Kapag may nakita kang problema sa bahay, halimbawa, yung laman ng bank account mo ay 20 pesos na lang. Broken, di ba? Broken yung ating bank account eh. Pwede bang huwag natin i-rely yung ating pamuhay doon sa nakita nating 20 pesos? Tingnan natin yung central bank ng langit. Mayaman ang Diyos at ang sabi ng Biblia, ang sabi ng salita ng Panginoon, the Lord will supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Spiritual, kapatid. Huwag sensual. Kasi ang 20 pesos, hindi siya mag-provide ng all your needs. Kulang yun. Sibuyas, bawang lang ata may bilhin nun. Ano? At ilulubog tayo ng sensuality. Ano? Kapag tayo po ay nanangan sa ating mga senses, si Pedro po, he begin to sink. Nagsisimula pa lang siyang lumubog. Hindi naman sinabi ng Biblia, he begin to drown. Magsimula siyang malunod. Hindi po nalunod si Pedro. Ano ho? Nagsisimula lang siyang lumubog. Praise God. Kung sa tingin mo parang nakabaon ka na at nakalubog, kapatid, hindi ka pa malulunod. Ano ho? Testing time mo yan eh. At huwag kang mag-alala. Hindi nagtapos si Lord na pinanood ka. Mayroon siyang gagawing aksyon sa buhay mo pagkatapos niyang makita ang iyong kalagayan. Yung good news doon, nakita ng Diyos ang ating kalagayan, kapatid. Lahat ng detalyeng nangyari sa buhay mo. Kasi sa tingin mo, parang hindi ka napansin ng mahal mo sa buhay. Hindi ka nakita ng mga inaasahan mong tao. Kapatid, kita ka ng Diyos. Walang nakaligtas sa paningin ng Diyos sa iyo. At dahil nakita ka ng mapagmahal na Diyos, hindi ka pabayaan ng Panginoon. No? Gagawa siya ng kilos. In His perfect time. Not too late, not too soon. Ano pong kailangan natin gawin? Tinan niyo si Pedro. He began to sing, cried out, Lord, save me! Hallelujah! Lord, save me! Yun po ang, yun ang password. Ano ho? Yun ang password. Lord, save me! During crisis, kapatid, banggitin natin yung password na to. Lord, save me! Magsisimula pong abutin ng Diyos. Iabot ng Diyos ang kanyang kamay sa iyo. Iahon ka sa iyong kalagayan. Kung baon ka na sa utang,
kung baon ka na sa problema, kung nagsisimula ka ng lumubog sa kahirapan, kung nagsisimula ka ng lumubog sa krisis, kung nagsisimula ka ng lumubog, sirang-sira ng iyong pagkatao. Password, kapatid, ng langit. Lord, save me. Palakpakan natin sandali ang Diyos. Hallelujah. Lord, save me. At dahan-dahan po makikita natin yung kamay ng Diyos, iaahon tayo ng Panginoon. No? Napaka-importante po yung ma-acknowledge natin yung presensya ng Panginoon. Ito po yung pangatlo. Acknowledge the presence of God. Acknowledge the presence of God. Sa sandali po tayo na humaharap sa mga pagsubok ng buhay, importante po, acknowledge the presence of God. Panginoon, hindi ka na multo. Ikaw nga yan, Panginoon. Lord, save me. Napakahalaga po na naroroon tayo sa presensya ng Panginoon. Tuwing may trials, pag may problema ka, kapatid, doon kahigit na makailangan ng presensya ng Diyos. Kasi sa presensya lang ng Diyos natin mararanasan ang tunay na salvation. Kaligtasan, iaahon ka ng Diyos mula sa pagkalugmog, pagkabagsak, pagkabaon, pagkalunod. Iaahon ka ng Diyos sa presensya lang ng Panginoon. Kung kailan may problema, dapat doon ka higit na magsimba. Andun na presensya ng Panginoon eh. You need the presence of the Lord. Kung kailan dapat may problema, doon ka higit na manalangin. Doon ka higit na magbasa ng Biblia. Doon ka dapat lalong nagpi-fellowship, sumasama sa life group, naikinig sa ganitong online worship services. Pag may problema ka eh, you need the presence of the Lord. Hindi mo kailangang pahupain ang bagyo ng buhay para mo masabing, wala na akong problema, pahupain ko to. Ah, hindi mo na ako magsisimba kasi ang dami kong problema ngayon eh. Mukhang baliktad ata. Mas dapat tayong nagsimba. Mas dapat tayong lumapit sa Diyos. Mas higit natin kailangan ng presensya ng Panginoon. No? Sa Biblia, sa Old Testament, kung matatandaan natin, sa pamumuno ni Haring Nebukadnezar, andoon yung mga Kristiyano na nanindigan sa kanilang pananampalataya. Dumaan din sa examination ng Diyos, sa testing. No? Ang gusto ni Nebukadnezar, itong si Shadrach, Meshach, at Abednego, mga kasamahan ni Daniel, ay sumamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Huwag nang sumamba kay Yahweh, yung Diyos na may gawa ng langit at lupa, yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Huwag nang sumamba doon. Ang gusto ni Nebukadnezar, itong si Shadrach, Meshach, at Abednego ay sumamba. Hindi talaga sumamba itong tatlong ito sa kanilang Diyos-Diyosan. Nanindigan sila na ang kanilang Panginoon ay si Jesus, ang Diyos ng Biblia, ang Diyos ng kanilang pananampalataya. Ang ginawa po ni Nebukadnezar, inilagay sila doon sa malaking pugon. Napakainit na apoy. Ang sabi ng Biblia, dinoble ng 7 beses ang init ng pugon para tiyak na tupok yung mga ipapasok doon. At nung ipinasok po nila ang tatlong ito, si Shadrach, Meshach, at Abednego, nakita po natin ang kwento, kapatid. Yung tatlong yon, pagpasok sa oven, hindi sila bumitaw sa Diyos. Pagtingin ng mga tao sa loob ng oven, hindi sila tatlo, apat. Palakpakan natin sandali ang Diyos. Hallelujah. Apat. Kasama ng tatlo ang Panginoong Jesus sa loob. Ni dulo ng buhok nila, hindi din nasunog ng mainit na pugon. Gulat na gulat yung mga tao. Marami pong nanampalataya sa Panginoon ng eksenang yon. Hindi kailangan patigilin ng Diyos yung init sa pugon para maipahayag yung kanyang kapangyarihan at magkaroon ng kaligtasan ang sino mang nanampalataya sa kanya. Hindi niya kailangan patigilin itong pandemic para maranasan natin yung kapangyarihan himala at kasaganahan ng Diyos. Hindi niya kailangan patahimikin yung bagyo sa paligid ng mga disciple. Hindi. Isang password lang, Lord, save me. Hallelujah. Dahil nangako ang Panginoon, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog.
at dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod sapagkat kasama mo ang Diyos. Palakpakan natin sandali ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Dumarating po ang presensya ng Panginoon sa tuwing po tayo ay tumatawag sa Panginoon. Those who call upon the name of the Lord shall be saved. Purihin ang Diyos. Ang sabi doon sa verse 31, tatlong verse na lang po tayo, immediately Jesus reached out His hand and caught Him. Iniahaw siya ng Panginoon, you of little faith, He said, why did you doubt? Verse 32, and when they climbed into the boat, the wind died down. Hallelujah. Kumalma po, huminto ang bagyo, tumigil ang malakas na hampas ng hangin. Nung sumampa si Jesus at si Peter sa bangka. No? Nakita niyo po yung impact ng presensya ng Panginoon. At isa pang nakita natin dito, si Jesus, hindi sila iniwan sa kanilang biyahe. Pagdating sa Genesaret, doon pa lang sa biyahe, kasama talaga nila si Jesus. Sa totoo lang, simula pa lang sa pangpang, kasama dapat nila si Jesus. Kaya lang, itong kalagitnaan ng kanilang paglalayag, examination day. Testing. Kapatid, kung humaharap ka ngayon sa mabigat ng trials ng buhay, hindi ka aabot sa destination mo na hindi mo mararamdamang kasama mo ang Diyos. Sasamahan ka ng Panginoon hanggang sa marating mo ang dakilang layunin, purpose ng Diyos sa buhay mo. Amen po? Hallelujah! Sa papamalakas na palakpak sa Diyos, ako po ay sobrang aking kagalakan po sa mensaheng ito ng Panginoon. At naniniwala po ako, walang isa man sa atin ang babagsak sa test. Hindi natin kailangan mangupya. Ano ho? Take courage. Yan lang po ang gagawin natin. Rely on God's Word. Ayan, ito po yung last. Acknowledge the presence of God. Acknowledge mo yung presence ng Panginoon. Acknowledge mo lang po yon. Wag na wag kang pumayag na mawalay ka sa presensya ng Panginoon. Doon sa verse 33, and those who were in the boat worship Him, saying, truly, you are the Son of God. Ikaw nga talaga ang Diyos. Wala na kaming masabi pa sa iyo, Panginoon. Sinamba nila ang Panginoon. Ito po yung huling verse. When they had crossed over, hallelujah, nakatawid sila, they landed at Genesaret. Wow. Naglanding na po sila doon sa kanilang final destination. Grabe siguro yung pawis ng mga disciple. Tagaktak siguro yung biyahe na yun. Ano? Jesus, sasamahan mo rin pala kami sa biyahe. Aabot din pala tayo sa Genesaret. Grabe naman yung pinagdaanan mo sa amin. Pinaalis mo na kami ng hapon at gabi. At alam mo may bagyo sa gitna dahil Diyos ka. Ano ho? Alam ng Lord na dadaan ka sa trials na yan, kapatid. Bago ka dyan ang simula, alam ni Lord na nadadaan ka dyan. Kaya nga pag nakita mo yung galaw ng Panginoon, magiging ano ka eh, panatag ka sa kumpiyansa. Lord, alam mo to eh. Pwede bang hindi mo alam itong nangyari sa buhay ko, sa pamilya ko, sa kabuhayan ko, sa aking katawan? Alam mo to Panginoon eh. Pero alam ko rin yung ending nito. No, ang ganda ng kwentong ginagawa sa atin ng Panginoon. Okay po? Pagkatapos po ng exam sa school, grabe yung pawis mo, tagaktak. Pero pagkatapos ang nakapasa ka, wow! Graduation! Bagong level ng buhay. Amen po? Hallelujah! Palakpa po sa Panginoon. Glory to His holy name. May purpose po ang Panginoon, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yung resulta, aabot ka sa iyong destination, aabot ka doon sa goal mo sa buhay, mga pangarap natin sa buhay. Hindi pipikit ng Diyos ang kanyang mata dyan sa pangarap mo, lalo na't magbibigay ng luwalhati sa Diyos. Aabot tayo doon sa final destination, sa purpose ng Diyos sa ating buhay. Amen po? Hinihiling ko po ang lahat na yung mukha't pumikit, tayo po inalapit sa Panginoon. Purihin ang dalangin ko po ng aking puso ngayon. Lahat po tayo sabay-sabay. Sabay-sabay tayong binigyan ni Lord ng examination.
minsan pangkalahatan, minsan naman may take home exam. Take home exam. Yung ikaw, i-exam mo yan sa Lord. Yan. Ang aking dalangin po ay maipasa natin ito. Dahil napakaganda po ng plano ng Diyos sa ating buhay. Amen po. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba o Diyos. Salamat Panginoon sa iyong napakagandang mensahe o Diyos para sa amin. Una sa lahat, salamat Panginoon sa kalayaang ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Kalayaan o Diyos mula sa tanikala ng kaaway, kalayaan mula sa tanikala ng kasalanan, kalayaan o Diyos mula sa pag-aalipin ng mga makamundong bagay o Diyos. At nagkaroon kami ng tunay na kalayaan upang sambahin ka, upang paglingkuran ka o Diyos. Kalayaan upang sumunod sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na sa kalayaan ito, Panginoon, ay patuloy naming marating o Diyos ang iyong layunin sa aming buhay. Iwinawaksin namin, Panginoon, ang lahat ng sagabal, Panginoon. Hallelujah. Sa aming buhay na siyang magiging hadlang o magiging pabigat o maaring magtali pa sa amin upang hindi kami makaabante o Diyos sa aming paglakad sa iyo, upang hindi kami makaabante sa buhay, Panginoon. Iwinawaksin namin o Diyos ang lahat ng hadlang, ang kasalanan, Panginoon, ang karumihan, ang makamundong bagay. Isinusuko namin sa iyo minsan pa o Diyos ang aming buhay. Use us for your glory, Lord God. Kinikilala ka namin, O Diyos, bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, we acknowledge your presence. We rely on your word, O Lord God. At panatag kayo, Panginoon. Malakas, O Diyos, ang aming loob na harapin, Panginoon, ang mga testing na ito sa buhay. Sapagkat alam namin, Panginoon, nakamasid ka sa amin, O Diyos. At handa kaming i-rescue sa sandalin, Panginoon, na kami palubog na, Panginoon, hallelujah, upang ihayag mo, Diyos, ang iyong kalabalhatian, ihayag mo ang iyong kapangyarihan, mamuhay kami ng may tagumpay, at marating namin, O Diyos, ang glorious plan, maayos na buhay na iyong inihanda para po sa amin. Salamat, O Diyos, hayaan mong patuloy kaming magtiwala sa inyo, palakasin, Panginoon, ang aming spirituality hanggang dumating, O Diyos, ang panahong magbibigay, O Diyos, ng kapurihan sa iyo, Panginoon, ang lahat na nangyayari sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sinasamba ka namin minsan pa, dinadakila, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. God bless you all po. Hanggang sa susunod po ng linggo, magkikita-kita po tayong lahat. Purihin ang Panginoon. Sumaatin po ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak, at ang patuloy po na pakikipisa ng Banal na Espiritu, ngayon at kailanman. Amen and amen.